Mga Katres, mag-update lang tayo dito sa 2016 Juan Luna. Bakit daw kasi ang mahal-mahal ng benta sa online? At yung error niya, ayan ang ating lilinawin. Okay guys, napakaganda po nitong ating pag-uusapan ngayon. 10 piso, 1 luna by Metallic Year 2016 commemorative coins. Ay, meron kasi tayong isang viewers na nag-request na linawin daw natin yung tungkol dito. Meron daw kasi siyang mga napanood sa ibang mga vlogger na bakit daw ang mahal-mahal ng benta nito online yung iba. At sinasabi din nga mabibili sa ganung mga halaga, no? At hindi ka panipaniwalang mga presyo. Maaari nga mayroong pong dahilan kung bakit ganun. At mamaya ipakikita din natin sa online. Meron kasi akong nakita na umaabot ang benta itong 1 luna 10 piso sa online sa halagang 250,000 pesos. Di po ba? Mapapawaw ka na lang eh. Di ba? Wow, no, talaga dahil sa laki ng presyo. Pero ngayon, pakita ko muna sa inyo yung isang 1 luna na normal coin. Ano? Yung iba kasi na mga bago na pagkakama lang double die error itong mga 1 luna na to. Ito kayo sa portrait sa reverse ano, zoom natin. Makikita nyo si 1 luna nakasakay sa kabayo. Yung portrait niya sa side, meron parang doble. No? Normal po yan, talaga ganyan nangyari niyan. At ganun din sa may kabayo. Meron siyang doble, double die kung tawagin niya. Pero yung double die na ito ay sinadya po yan na talagang ganyan. Hindi po yan error coins. Kaya yung iba na pagkakamala nila, pero kasi mga nagtatanong, meron po akong 1 luna double die error. Pag tinignan mo, wala naman. Yung ganyan lang. Yung normal na yari lang niya. At ganun din sa kanyang obverse. Yung portrait ni 1 luna dyan sa side, tingnan niyo mabuti. Meron parang dumoble. Diba? At itong aking 10 piso na ito eh, mayroong error ito, pero hindi naman yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ang importante malaman ninyo, magkaroon kayo ng linaw, no? At mamaya ipakikita natin yung isang 10 piso sa online kung bakit ibinibenta sa presyo ng 250,000 pesos. So, napakalaki nun. So, dapat may dahilan. Ito po yun, no? So, hindi na natin makikita kung sino ang may-ari nito, no? Pero shout out na lang din sa iyo. At naisama natin ang iyong 10 piso. 250,000 multiple error 10 piso. 1866 2016 General Antonio Luna. Reviewin natin. Ito yung kanyang verse. At meron dong highlights. Tingnan natin na. So yung face lang nito ni Antonio Luna ay kakaiba na ito. Talagang masasabi mo error nga naman siya, at dito yung may highlights na bilog na yan. Merong debris error doon, no? May extra metal doon sa inner circle niya. Yan, yung mismong linya ng inner circle nasa loob ng bronze part niya. Ayan, so sa verse, mukhang legit naman. At tignan natin sa kanyang reverse. At mukhang marami, no? Unahin natin ito. Itong malaki na ito. Ayan, no? Sa may logo ng BSP. Nagkaroon siya ng parang faded, no? Weak strike. Ito yung tinatawag ng mga die adjustment strike error. At meron din siyang doubling sa rim, no? Na tinatawag ng mga double die errors. Ayan. Kaya naman pala, binibenta ng 250,000 pesos. Eh, ang tanong nga lang guys, no? Medyo napakamahal, no? At alam nyo, karapatan naman nilang ibenta yan sa ganyang presyo. Lalo-lalo na kung ikaw may-ari, no? Pero karapatan din natin magbigay ng feedback, diba? Ayan. At tingnan nyo, ito pang isang error. Yung may mga araw na yan, no? Kinain ng rim yung small inscription, diba? Ng 10 piso. Tapos dito, ayan. Merong kung anong karakter na napunta dyan. Parang lace. Wala po dapat yan. So, legit error nga ito. Makikita nyo. Diba? Tignan nyo yung inyong mga 1 luna. Wala pong ganyan yan. Paano masabi?
Parang ko sabi, yun nga, pinatitignan nga natin sa kanila yung kanilang mga 10 piso Juan Luna. Ayan. At pansinin nyo rin dito sa part na to na si Juan Luna, no? Yung mga highlighted ng red dito sa bandang left ay mga pinatawag po yan na mga debris error na naplatted siya. Kaya lumalim, no? At yung bibig dito ni Juan Luna parang musalsal, eh, no? So, error din po yun. At masasabi ko ang error coins na ito ay matatawag nating mga debris and die adjustment. Also, double die error. So, multiple error nga. At mapunta naman tayo doon sa presyo niya, no, na 250,000. Masyadong malaki. Ayun lang po ang feedback ko. No. Pwede siguro kung siya po ay yari sa ginto. Ayan, pwede lumapit-lapit tayo doon sa katotohanan. Pero dahil sa iyo nga yung coin na yan, karapatan mo po yan. Pero pakiramdaman mo, no, kung mabibili ba. Kasi yung mga numismatis sa ibang bansa, matatalino po yan. Hindi po sila basta-basta bibili ng ganyang halaga kung sa alam nila na hindi naman talaga siyang ginto. Oo, andun na tayo sa error coins niya. Pero yun na nga, masyadong mahal. At kahit siguro man ako mayaman, hindi ko po bibilihin yan sa halagang 250K. Bibili na lang ako siguro ng mga ginto or mga silver coins. Ayan, pasensya na, no? Nagpapakatotoo lang tayo para malinawan yung ating mga viewers. At dito nga sa numista, ayan ang kanyang value. 2016. Sa uncirculated is 117 pesos na. So naglalaro sa 200 pesos kasi baka mayroon pang brilliant uncirculated ito or yung mas maganda yung specimen ng year 2016 na ito kasi nga mayroon lumabas na error coins, eh, di ba? At hindi malabong may lumabas na talagang maganda or perfecto ang yari dito sa commemorative 10 piso na ito. Alright mga ka-hunter, so bago lang tayo magtapos, sana nabigyan ko kayo ng konting aliw at linaw dito sa 10 piso 1 luna na ito at dun sa, lalong-lalo na, dun sa nag-request, no, yung pangalan nun si Jericho. Ayan, sana mapanood mo ito at sana nabigyan ka ng konting linaw kung bakit mahal-mahal ang benta at yung ibang vloggers bakit mahal nila bibilihin. May dahilan naman yun, no? Siguro kung matindi naman talaga yung error, eh, kahit 10,000, makabilihin nga nila. Tignan natin, di ba? Mag-a-update naman yan sila. Alright, bago na tayo magtapos, huwag kalilimot na mag-subscribe at iyon ang bell at mag-join sa ating membership para makapasok po kayo sa group chat. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod. Ingat po kayo. Meron po tayong bagyo ngayon, guys. God bless you all po. I'm out.